tinatanong ko si Eugene. Saan ba nang galing yung mga tao? Ang dami! Akala ko po, konti lang yung maharap natin ngayong umaga, pero parang bonus sa amin na napakarami nyo dito. Pero tinitingnan ko po, kanina hindi ko na po isa-isahin yung mga grupo, kasi tinawag na ni Senator Kiko. Pero ito, yung mga nandito, syempre ang iba turista, pero karamihan dito yung mga grupo ng mga stakeholders. Yes. Dito sa Boracay. Diba? May mga business owners, may mga fisher folk, may mga boat riders, may mga tourist guides, may mga photographers, yung iba-ibang mga grupo ng mga ang kabuhayan nandito sa Boracay. At ito po yung pinakabuod ng ating pag-uusapan ngayon. Ang pinakabuod ng pag-uusapan natin ngayon, magandang maganda ng muli ang Boracay, pero marami pa tayong problemang kailangan harapin. Pero yung problemang haharapin natin, hindi naman ito magtutugunan kung hindi tayo magtutulong-tulungan. Yes! Ito, sabi ni Eugene kanina, ang pinakamalaking issue ngayon, yung Bida Bill na finance sa Congress. Siguro himayin lang natin kung ano yung Bida Bill and bakit tumututol yung maraming mga grupo dito sa Boracay. Para po sa akin, ang nakakaalam ng lahat ng issue dito, hindi kami kundi kayo. And dahil kayo yung nakakaalam ng issue, hindi po pwedeng ipasa sa Kongreso at maging batas yung Bida Bill na hindi kayo pinapakinggan. Programa ng pamahalaan, hindi po pwedeng makialam yung pamahalaan. Sasabihin niya, ganito yung dapat na solusyon sa problema dyan kung hindi niyo makinonsulta yung tala dito. Tinitingnan ko po maraming puntos. Kulang ang isang oras para i-discuss yung mga punto. Pero siguro, i-summarize lang natin para dun sa mga hindi familiar sa issue. Ang Bida Bill po, ang layunin niya, para magkaroon ng tourism authority na gagawin na parang GOCC. Ano po gusto sabihin ng GOCC? Government-owned and controlled corporation. Isa yon sa mga tinututulan ninyo. Kasi nasabi po ninyo, mapapasama yung Boracay pag gawin itong parang negosyo. Ang gusto nyo, okay naman na may regulatory authority, pero dapat yung nagde-determine pa din kung saan papunta, sa kapan, ano ang gagawin, yung mga tala dito pa din, tinutulungan na lang ng national government. Ang sa akin po, kung merong ibang tao na nagsasabi na hindi yan yung solusyon, karapatan niya naman yun. Pero hindi pwede na ipapasa ito na hindi kayo tinanong. Kahit po iba-iba yung pinanggalingan ng mga stakeholders dito, ito yung isang issue na nagkakaisa kayo lahat. Yes. Diba nagkakaisa kayo lahat? Yung mga ordinaryong mamamayan, mga local officials, pati mga barangay officials, pati simbahan, iba't ibang interest groups na nakaisa lahat sa oposisyon sa bill na ito. Yes. So para po sa akin, hindi pwedeng magpatuloy yung diskusyon hanggang hindi kayo binibigyan ng boses. Yes. Pero sa akin, having said that, bago po ako pumunta dito, binisita ko yung ating community doon sa Olahan. Ang dahilan po ng pagbisita ko sa kanila, mas personal at mas emosyonal. Dahil yung community po nila, bago na aksidente yung asawa ko, bago po bumagsak yung eroplanong sinasakyan niya, isa sa mga pinakahuli niyang binisita sila. At yung dahilan kung bakit sila binisita, kasi hinaharas sila, pinapaalis sila, pumunta po yung asawa ko para siguruhin na
hindi na sila gagambalain pa. Pagka, nung namatay po yung asawa ko, ilang beses kong sinubukan na yung mga huling communities na binisita niya ay mapuntahan ko. Pumunta po ako sa Mindanao, yung mga huli niyang communities na inaasikaso. Pumunta po ako sa Cebu, yun yung pinakahuli niyang pinanggalingan. Inausap ko yung mga nakausap niya doon. Pero ang isa po sa mga hindi ko napuntahan, etong Boracay. Dahil iniwasan po namin ng mga bata na bisitahin yung mga lugar na binabakasyon na namin nung nabubuhay pa yung asawa ko kasi malungkot na po lang na kami. Pero ngayong umaga, nabigyan ako ng pagkakataon bisitahin sila. At galing po sa bibig nila yung kwento kung bakit napakalaki ng utang na loob nila sa asawa ko. Konti lang sila, 200 plus lang. Diba? 200 plus na tao. Pero pag ang national government bumababa, bumibisita, pinapakinggan sila, nakikita yung kanilang kalagayan, walang maliit, walang malaki. Basta kailangan tinutulungan. Tingin ko po, yun yung isa sa pinakakulang sa pamahalaan. Hindi na po yung pamahalaan na to, yung lahat ng mga nagdaan. Kung ang national government officials naglalaan talaga ng panahon na binibisita yung mga communities, hindi po nagbibisita na may event. Kasi pag may event, paminsan parang cosmetic na lahat, diba? Yes. Pero yung bumibisita na hindi nga alam na bibisita sila, na ang gagawin lang makikipagkwentuhan, siguro ang dami nating problemang naaasikaso. Yes. Nakakatitig ba ang tao? Kinakwento kasi kung paano po yung asawa ko dati, ganun din po yung paniniwala ko sa pamumuno. Na yung pamumuno, dapat nakikisalamuha siya ng personal sa mga taong gusto niyang panilbihan. Dahil pag hindi siya nakakasalamuha ng personal sa mga taong gusto niyang panilbihan, hindi siya nakakapagbigay ng maayos na pagtugon sa mga problema. Yeah. Na ito yung mabuti para sa Boracay. Diba? Madali lang yung sabihin. Pero kung hindi nga naman bumaba na nakipagkwentuhan ka sa pang-araw-araw na makipakikibaka ng mga tao dito, paano mo masasabi na ito yung kanilang kailangan? So ito po, ngayon ang ihilingin ko sa inyo. Ito po ang eleksyon na to. Ngayon nagkakaisa kayo para suportahan kami ni Senator. Pero sana po, kung ito, hindi siya matapos sa eleksyon. Sana po yung grupo ito, siya yung maging mekanismo para sisiguraduhin natin na number one, napapangalagaan natin yung ating isla. Number two, sinisiguro natin na sabay-sabay yung pag-angat ng lahat dahil sa turismo. Siguraduhin po natin na pag umaangat yung ating isla dahil sa turismo, hindi lang napapaboran yung mga negosyante. Pero sisiguraduhin natin na yung pinakamaliit, umaasenso din sila dahil sa turismo dito. Ang isa pong malungkot para sa amin dahil nung nagsara, marami dito mga workers ang biglang nawala ng hanap buhay. Na hindi na asikaso lahat. Para po sa akin, hindi dapat ganyan. Ang paniniwala ko po sa pamamahala, dapat yung leader, maging inspiring siya, hindi lang mahusay, maging inspiring siya para yung ordinaryong mamamayan nahihikayat na mag-ambag din. Halimbawa, yung mga business owners dito na marami naman yung kita, pag inspired siya, and I am sure ganito yung nararamdaman kung meron man po dito, bukal naman sa loob niyang tumulong. Bukal naman sa loob niya na kahit mas kaunti yung kita, basta natutulungan yung pinakamaliit. Pero, kung wala kasing sense of community, di ba walang sense of community, walang platform para
magtulungan ng ganito, kahit gusto niyang tumulong, mahirap para sa kanyang tumulong dahil hindi niya alam kung paano gagawin. Ang example ko na lang po dito. Yung alibawa, saan ba binibili yung kanina diniscuss ni Senator Kiko yung food security, di ba? Saan binibili yung mga gulay? Saan binibili yung mga karne na ginagamit sa isla? Malamang sa labas. Yes. Dahil nandun yung mura. Yes. Di ba? Pero bakit hindi natin tulungan na yung mga lugar na pwede namang mag-raise tayo ng produktong kinakailangan nyo? Tulungan yung mga kulang yung hanap buhay para yun yung maging negosyo nila. Kausapin yung mga business owners na kahit mas mahal ng konti, sa kanila na bumili. Ginagawa po namin yan ngayon sa mga proyekto namin. Sa mga farming communities po na tinutulungan namin sa mga probinsya, ang ginagawa po namin, tinutulungan namin sila para makapag-raise ng mga gulay na kailangan ng mga negosyante. Pumasok kami sa isang MOA with the Chamber of Commerce. Nakikiusap lang kami nung umpisa nga namin sa Camarines Sur. Ang MOA po namin, 5 produkto lang. Kung pwedeng yung 5 produkto, instead na binibili sa Baguio o sa Quezon, sa mga lokal ng farmers within. Pagka doon, sabay-sabay yung patangat ng lahat. Hindi po tayo pwede magsabi na kontento na tayo kasi grabe yung income ng Boracay. Ang daming turistang nandito. Kung yung mga nandito mismo, nandito na nakatira, bago pa naging maasenso yung Boracay, hindi naman natin natutulungan. Kaya yung sa akin po, inspired ako na yung iba't ibang grupo nagsama-sama ngayon. Siyempre po, sobrang honor, saka privilege sa amin na napili niyo po kami ni Senator Kiko na tulungan. Pero nasasayang ako kung hindi natin magbubuo beyond the election. Yung pangangalaga, alimawa, alam natin na yung waste disposal dito, may problema pa. Yung mga sewerage, may problema pa. May mga lugar na kailangan pa tayong mag-reforestation ng mga mangrove para mas protektado. Ang dami natin pwedeng gawin magtulong-tulong tayo. Kaya yung sa akin po, excited ako na pag nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagsilbi, na patuloy na makapagsilbi, excited ako na yung mga communities na ganito, na ito yung parang pinapakita natin na pwedeng umasenso yung lahat. Na wala namang may... Huli na lang. I love you, Lenny! I love you, pero sa harap ko, di baling walang jowa, may Lenny ako. Yeah! I love you, Lenny. Maraming salamat. Pero ito po, gusto namin ni Senator Kiko magpasalamat. I love you, Kiko. Talaga pong pleasant. Magsaselo si Sharon. Hinay-hinay lang sa kanya. Ito po, si Councilor Nenet. Nasaan po si Councilor Nenet? Si Boyet. Boyet, nasaan si Boyet? Si Boyet Abdala. Ang sila po yung mga punong abala. Si Dayan. Yung mga kasama po nila, hindi na natin may isa-isa. Pero alam ko po na ang dami niyong ginagawa, nagpapalugaw, kung ano-anong ginagawa. Doon po sa ating community kanina, nagulat po ako pagdating ko. Nag-guilty po ako sa kanagulat kasi pagdating po namin, yung mga bata, nag-cheer sila ng Lenny Kiko. Naisip ko po na po, baka ma-misinterpret itong ginagamit namin yung mga bata. Buti na lang po may nagkwento, may nagsalita among them. Yung nagkwento nila na since nag-announce tayo noong October, meron silang mga weekly saka monthly na mga sessions kung saan bahagi ng diskusyon nila. Nilalahad kung sino yung mga kandidato at inaaral nila isa-isa kung sino yung mga at sabi po nila, as early as November, nag-decide na po sila na tayo yung susuportahan. Ang pwede po nila, yung pinakauna nilang tarpaulin,
Parang may mga nag-ambagan pa para mag-print isang carpooling lang. Nilagay nila sa gate nila. Tapos sabi nila hanggang pag may nakakakita, may mga nagbibigay na sa kanilang iba. So sabi ko, ito ati community. Ang liit-liit na community. Pero they took it upon themselves na mag-discern. Nakapag-decision sila dahil sa discernment. Yun po yung problema natin ngayon. Yung problema po natin ngayon, grabe yung disinformation. Kaya po pagtulong-tulungan natin, kasi ayaw po natin na dadating yung eleksyon na ang basehan ng pagdedesisyon ng tao, false information. So nagpapasalamat po kina Councilor Renel, kina Boyet, kina Dayan, sa ginagawa nilang attempt na hindi lang sa ipakilala tayo, pero tumulong sa pag-spread ng tamang information. Napapanood ko yung ginagawa niyong mga Balugaw and all the others. Paminsan po, maraming salamat. Paminsan po, may kakilala akong pumunta lang sa Boracay para mag-tour. Tapos yung pag-tour nila, may nakita nila na may nag-initiate ang mga activities, pinipictura nila. Sa amin po ni Senator Kiko, sobrang nakaka-touch yung ganun. Kasi hindi naman po tayo personal na magkakakilala, pero kahit hindi personal yung magkakakilala, tumataya kayo. Para sa gusto ko din pong i-acknowledge yung presence po ni Yusek Pama. Dati pong staff officer in command ng ating Philippine Navy. Saka po ni Ms. Ruth Tirol. Maraming salamat po. For joining this morning. So ngayon, meron po kayong assignment. Hindi lang po tayo kakampanya. Hindi lang tayo magpe-prepare for the elections. Pero let us make sure na itong grupo natin ito ngayon, ito na yung grupo natin para pangalagaan yung mahal nating Boracay. Yeah! Sobrang umaapaw po yung aming pasasalamat. Pabuhay po kayong lahat.